personal na nanawagan si presidential aspirant at Senator Manny Pacquiao sa mga mayayamang kaibigan at taga-suporta sa buong mundo na tulungan ang mga nabiktima ng bagyong Odette. Ayon kay Pacquiao, maaaring idaan ang anumang uri ng tulong sa Manny Pacquiao Foundation. Ngayon anya ang tamang panahon para magdamayan ang bawat isa. Dapat din anyang mag-ambagan ang isa't isa at hindi panghinayangan ang pera dahil ipangtutulong naman ito sa kapwa. Para naman sa mga walang pinansyal na tulong, sinabi ni Pacquiao na maaari namang mag-volunteer para sa pagbabalot ng mga relief goods. Maaari lamang anyang magtungo sa kanyang headquarters sa Makati City o di kaya ay sa General Santos City. Una rito, nagbigay na ng isang eroplanong relief goods si Pacquiao sa mga nasalanta ng bagyo sa Visayas at Mindanao. Samantala, nanawagan din si Pacquiao sa United Nations Climate Change Commission na seryosohin at gumawa ng konkretong hakbang para mabawasan ang polusyon dahil ang Pilipinas ang laging tinatamaan ng malalakas na bagyo na epekto ng climate change. Idinagdag ng senador na nagbabala na ang United Nations Climate Change Commission noong 2007 na ang bansa ay isa sa mga tatamaan ng malalakas na bagyo at ito ay nangyayari na sa kasalukuyan at hindi na ito pwedeng takasan kaya't ang dapat na tamang gawin ay maging handa para hindi mabigla at ang tulong ng pamahalaan ay nakatuon sa kalamidad lalo na sa pagtulong. Sinusugan naman ito ng kanyang katandem na si Vice Presidential Aspirant Lito Atienza kung saan binanggit ito na mayroong representante ang bansa sa naganap na pulong noong 2007 sa Bali, Indonesia. Anya, nagbigay ng babala ang UN Climate Change Commission noon kung ano ang mangyayari kapag hindi naghanda ang bansa laban sa magiging masamang epekto ng climate change lalo na sa Pilipinas. Magkakaroon ng malakas na tropical cyclones, daluyong at pagtaas ng level ng dagat na aabot sa 20 talampakan kung saan manganganib ang buhay ng mga tao. Binigyan din ni Atienza na kailangang protektahan ng pamahalaan ang likas na yaman ng bansa at gamitin ito para sa proteksyon at kapakinabangan. Kailangan din anya ng malawakang reforestation at magpatupad ng Coastal Zone Management Plan kasama ang preserbasyon ng marine protected areas. Ayon kay Atienza, ang kagubatan ng bansa ay halos naubos na at ito ay nasa 20.5% na lamang ng total land area ng Pilipinas. Pati anya ang 384 major river systems, 59 na lawa at sobrang 100,000 hektarya ng freshwater swamps, 40 na ilog kasama ang lahat ng ilog sa Metro Manila ay kinukonsiderang biologically dead na dahil sa polusyon. Iginit naman ni Pacquiao na ang polusyon ang talagang sanhi ng climate change at ito ang dahilan ng malalakas na bagyo katulad ni Odette. Kaugnay nito, kailangan anya na isulong ng pribadong sektor, civil society, ang enhanced tripartite effort para masiguro ang proteksyon at kalikasan at maitutulak ang sustainable development. Dapat lamang anya na balikati ng pamahalaan, lalo na ng Department of Environment and Natural Resources, ang responsibilidad para mabigyan solusyon at masusing pansin ang pagkawasak ng kalikasan para magpatuloy ang pag-unlad ng bansa. Ang pribadong sektor naman ay dapat lamang na maglagay ng puhunan sa green projects para magkaroon ng trabaho, batay na rin sa probisyon ng Republic Act 10771 o ang Philippine Green Jobs Act of 2016 at ang civil society naman ay dapat magkaroon ng community-based management programs bilang kanilang ambag sa kalikasan. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.